dahil marami ang pinapaiyak ng team na to sa kanilang mga parlays in the last few days, kabilang ako. Pag-usapan natin ang Boston Celtics na nasa kanilang 3 straight loss. Dapat na bang mabahala ang mga fans? Isa nga ba silang fake contender or kung ano pa? And make sure you like this video and mag-subscribe dito sa channel. Bukod sa 3 straight loss ng Celtics, the last 5 games, they are 1-4. And sa last 7 games, lahat puro dikit, 3 wins and 4 losses. Sa kanilang 3 wins, yung average margin nila is 3.7 points. So, alam nyo na, sa mga tumataya sa Boston, mag-plus 10 kayo sa kalaban or plus 5 and up. Abangan nyo rin dito sa channel yung bago kong ipopromote na betting site. Baka doon, swerte kayo or tayo! Sa kanilang 4 na talo, yung losing margin is 7.8 points. And yung last 2 games nila, masyado nang masakit kontra Knicks at Cavaliers. Dalawang overtime games. Yung sa Nets naman, unprepared sila, not expecting Mikal. Pero dapat nga, ayun yung naka-point out sa game plan eh. Dapat expected nilang magbublossom yung career niya dito or mag-explode. Pero ayun yung pinakasakit ng Boston Celtics. Kapag merong player sa kabila na mag-explode, walang adjustment kung paano ito mapipigilan. Just like the game contra Knicks, walang Jalen Bronson pero pinatay sila ng ibang players. It's like they're not prepared for some explosions and mga late game adjustments. Pero dapat na bang mabahala ang mga fans? Sa tingin ko naman, not yet. It is just yung mga teams right now, kailangan ng panalo kaya kayod kalabaw din yung ibe. Eh kayo, dating number 1 sa standings. Chill lang ba, diba? And yung mga nasa baba nyo, gustong-gustong makaangat. Right now, yung Celtics naging number 2 na with 45-21. Imagine yung tatlong sunod na talo. One loss behind na lang yung 76ers and 5 loss behind yung Cavaliers. I know, clutch naman yung team na to, pero yung consistency ng pagiging clutch team is not there yet. Just like what happened sa nakaraang NBA Finals. Well, yes, no experience and bata pa, pero right now, hindi na pwedeng maging excuse yun kasi hinasa na sila ng panahon and the expectations right now are so high. Contra Cavaliers naman, itong recent game nila, shorthanded, pero not an excuse kasi meron naman silang chance na tapusin yung laban sa free throw ni Grant Williams. Pero yun, choke! Walang Jason Tatum, Robert, and Al. Pero okay naman yung pinakita na ibang players from the beginning eh. Ang ganda ng ball movement, nakapagpundar pa ng double digit lead. Jalen Brown with 32 points pero nakalimutan ata nilang merong Mitchell yung Cubs with 40 points. Minsan, ayun yung sinasabi ko sa kanila eh, magtataka ka kung defensive team ba talaga sila. Kasi if a superstar scores more than 30, meaning may problema pa rin talaga. Kasi kung ikaw coach, it's your responsibility kung bakit Mitchell scoring so much. Yung next game nila is sa March 9 dito sa Pilipinas contra Portland Trail Blazers. Abangan natin yung odds kung ano yung maganda. Another dangerous team kahit sabihin natin malayo na yan sa West, pero kailangan nila ng panalo. Contender pa rin naman yung Celtics. Relax lang tayo. Pero if humantong to sa 7th straight na talo, ibang usapan na. Mawawalan sila ng momentum heading into the playoffs or kahit sabihin natin back-to-back loss lang tapos panalo. Oh, ba dapat makapagpundar sila ng momentum kasi sa kanila yung odds eh. Sa kanila yung lower odds of winning a championship. Ibigay natin yung benefit of the doubt kasi sunod-sunod yung mga laro nila tapos babiyahe pa. Let's see sa Webes kung ano yung mangyayari para sa Boston Celtics. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. Ako lang step back. Bye. Dahil sa Prosper Ultimate, nakabili ako ng phone, nakakain kung saan-saan. Madali lang kasi manalo at maglaro sa kanilang casino. Trip ko palagi yung slot machine, pero marami pa silang laro. Dito lang talaga ako binenas ng todo, yung handler ko naman sa mines. Kaya ngayon, pinopromote ko ulit sila dahil solid at legit. May GCash mode syempre. 100% pa rin yung kanilang bonus sa inyong first deposit. Plus, bibigyan ko kayo ng $5. PM nyo lang ako sa Facebook para ma-avail nyo. Subukan nyo na itong nilalaro ko. Link in the comment section. And always remember, gamble responsibly.